Hello and welcome for this new session in line with additional ERP modules and features. Napag-usapan na natin ang iba dito but I'd like to add some na mga possible hindi ko pa nabanggit before. So, simulan natin. Meron tayong procurement sa mga ERP modules. At kapag sinabi mong procurement is like a purchasing module. So, dyan pumapasok lahat ng inyong transaction in line with purchases. So, I'd like to think of it sa ganung kasimple lang to avoid any sort of confusion. On the other hand, may tinatawag tayong inventory management. It is very important na nakikita mo at meron kang meron kang supervision ng lahat ng meron kayong stock. So for example, you have an inventory of products, you have inventory of goods, you have inventory of yung mga paparating na mga kailangan nyo sa inyong office or something like gagamitin nyo. It's very important to have a very detailed inventory management at kasama yan sa ERP. Next one ay the order management. This is quite very important also. So kapag sinabi natin order management, ay ito yung nagtatrack ng mga orders para sa receipt o mula sa resibo hanggang delivery. Imagine that sabihin nating hindi gumana yung tracking ng order mo sa Shopee or Lazada. For at some point, posible kang magpanic kasi hindi mo alam kung kailan darating yung product mo. Baka mamaya wala ka sa bahay or something like that tapos tsaka siya dumating. Or dahil naka-down yung kanilang tracking for some reason, let's say na wala ka namang pag-iiwanan ng pera. So as you see, it is a problem. Finance is also very important thing na dapat nating pag-usapan because this talks about yung budget, money, or anything na gagamitin nyo as a fund. No, so kasama dyan yung mga accounts payable, accounts receivable, yung mga general ledger, at iba pa. So this should be tallied sa lahat ng amount at sa mga statements na meron tayo. Now the first question is this. Sa apat na to, ano kaya yung pinakang mahalaga sa palagay mo at bakit? Moving on, it's like ito pa yung mga additional nating modules. So for instance, meron tayong manufacturing, warehouse, supply chain management, professional services, sorry hindi ko nabura yung isa, please ignore it, customer relationship management. Alright, moving on is that pag-usapan natin, as you know, you are very aware about manufacturing. It is like mula sa pagpapakete or sabihin nating packaging ng isang product up to its purchasing o kung saan man nila i-deliver, kasama ito sa usapan. Warehouse management. As you know, napakadaming produkto. For example, just imagine how many bottles of soft drinks ang napoproduce kada araw. O kaya chicheria, marshmallows, ballpen, something similar to those products, di ba? So it'll be very hard kung wala kang sort of tracking kung paano sila gumagana or kung ano nangyayari sa kanila. As we have mentioned sa ating previous video, the supply chain management, I'm going to skip that now. Of course, kasama din sa ERP ang professional services automation. Just imagine if you have thousands of email subscribers, di ba? And it will be very tedious to send one by one, di ba? At kaya, o kaya sabihin natin that you have to send this email ng ganitong oras, ng ganitong araw. Di ba, what if day off mo, o kaya holiday, o kaya sabihin natin lampas na sa working hours, di ba? So, dun sa part na yon, of course, it can be automated. For example, pwede tayo mag-set kung kailan pwedeng isend yung email. At ang pinakamahalaga sa lahat is the customer relationship management. There's no such thing as a perfect process and a perfect product. That's why kapag may tanong yung isa, of course, it will be great kung meron tayong technical support or something like customer service to answer their queries. Now, sa limang nandito, what do you think is the most important and why? At sa last part is, meron tayong technology infographics na kasama sa ERP. The e-commerce, just like yung mga pwede nating site kung saan tayo maglalagay ng ating mga products, in a sense na pwede silang mag-online purchase. Marketing automation, wow, this is very important, especially sa mga kumpanya that, halimbawa, ang kanilang website or sabihin nating pinakang product is like online shopping. Of course, mas maganda na meron tayong marketing automation in a sense na pwede silang let's say na may bago kang product at nailabas ito sa inyong ERP module, it'll be posted sa Facebook or any other social media ng automated fashion. Diba? A one click tapos siya na yung gagawa ng lahat.
At hindi rin pwedeng mawala ang human resource management. So that na mo-monitor natin kung tumatama ba or pasok ba yung KPI or key performance indicator ng isang employee or anyone na involved dun sa project. Sa tatlong to, ano sa palagay mo ang pinaka-importante at bakit? I'll be seeing you sa next session.